welcome you, yung mga kapatid natin sa media. Nakasama natin yung couple nito. At, syempre, Brush and the Millionaire. Hey. Monday. Monday na po yan. Are you guys ready? Yeah, let's do it. It's all that we have a choice. Last month pa tayo ready. Ang pakiramdam namin sa TV5 namin siya sa TV5 magaganap because kagaya ng atin ang ati ko, pinagsasama namin yung artista ng ABS, CBN, at ng GMA. Alam naman natin yung ba? And of course, nasa pandemic tayo ngayon, we are so... Look at this pleb. That's it. Look at what he's wearing, dude. I was just wearing a hoodie. Dude, Kanye West wore that to the gala. This is real snake skin. This is weaved from the tears of orphans in Ethiopia. And she's just, at least, dinadala sa mukha, di ba? Bumawi ako kasi mabait. Maganda mong excuse, hindi ka nakarating. Para siyang ano eh, oh. Joem, mamiss ka namin. I have a question for Isabel De Leon. Hello po, good afternoon. Yeah, Isabel, alam kong in one way or another, we have interviewed you some way, sometime in the past, and alam namin na napakabait mo. Aww, so, yes. Dito sa role mo na to, rebelde ka, diba? Ang tanong ko sa iyo is, what made you accept the role in this series? Huh? Opa. And the second question is, do you have by chance, or do you AD by chance, relate to this character in this series? Nakaka-relate ka ba? Ay, ano po, nakakatuwa po, napakaganda po ng question po ninyo. I was in the States when I was informed about the role. So sabi nila, Direct Mike, oh, ito na, ito, yung script, ate na ate ko, tapos diniscuss nila yung story and all that. Tapos nung nabasa ko po yung script, sabi ko, ay, ang ganda. Sabi ko, this is worth it na mag-book ako ng flight pabalik sa Pilipinas. Dahil yung character ni Yumi, nag-grow talaga siya. So from a rebel, carefree, then nagkaroon ng journey, metamorphosis yung character niya. So, and yung buong script, when I read the script, sabi ko, this is what the audience needs. Lalo na ngayon sa new normal, kung saan may pandemic, what can you offer to the audience? Ano yung show na pwede mong maibigay sa kanila sa panahon na may pinagdadaanan ng buong mundo? This has changed the world, literally. This show offers hope, inspiration, at it's a breath of fresh air. So, nakakatawa dahil it makes you appreciate life's fleeting moments. Just like what this pandemic has taught us, na yung mga simpleng yakap, kiss na we take for granted before, ngayon sobrang na-appreciate natin. Ganun din yung in-offer ng show na to, na yung love ni Ate Ricky sa akin, I took it for granted. So, yung mga life's fleeting moments na yon, we should really treasure it. And at the end of the day, yung love for family, napakahalaga. Kasi whatever life throws at us, we can get through it. So, yung second question naman po ay, kung nakaka-relate. Ay, nako. Meron po akong kapatid na bunso. Asakit sa ulo! So siya yung peg ko. Ang age gap namin. 10 years. Nanonood ba siya ngayon? She's in the States. She's in the States. Hi, shout out sa kapatid ko. Ano siya, sobrang a force to be reckoned with. So, minsan susuko talaga ako. Parang magkapatid ba talaga tayo? Pero mahal mo yung kapatid mo, ah. So, in that aspect, nakaka-relate po ako sa character ni Yumi. But at the end of the day, love conquers all naman. True. Alright.
Okay. Thank you and congrats sa lahat ng cast. Thank you po. Salamat po. Sa sinabi ninyo na regardless of networks, ang importante yung may pinagsasamahan kayo ngayon. Yes. And that is job ninyo. Congratulations. Thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you so much po sa mga kapatid natin sa press. Sa first batch pa lang yan ang nagtanong. Ano. And syempre, bago natin pakawalan ng ating mga minamahal na mga guests today, gusto lang natin imbitahan sila na i-invite din lahat. Mapanoorin na kayo dahil Monday na ito. Who wants to go first? Kim? Sige, Kim last first ulit. Go. Hi guys. I'm inviting you guys to watch Ate ng Ate ko. Ako po si Patrick. Please tune in because this is the new way of showing how the Philippines, how we do it, how the business is done. It's promised. This is such an amazing show to do. It's been a pleasure, so thank God, and we hope you guys enjoy it. I can see from all of the cast, we're putting our hearts and souls into it, so sana magustuhan nyo. Please watch this Monday, 9:30, only on TV5. Yes, thank you din sa TV5 Signal and Archangel. Archangel, lumabas yung accent. Archangel. Archangel. Ang hirap maging American accent kasi British eh. Pero Archangel, sorry. Yes, sa lahat po ng ano, sa lahat po ng mga bosses namin na nandyan po sa Zoom ngayon, maraming salamat po. From our bosses from Signal, Archangel, TV5, maraming salamat sa oportunidad. Sana po suportahan niyo po ang show namin sa lahat po ng manonood, mga kapatid, tuwing Lunes, 9:30 p.m., Ate ng Ate ko. Alright, Joem? Ayan po, ngayong Monday na, 9:30 p.m., sabay-sabay po natin panoorin ang Ate ng Ate ko. Ito po ay sa direksyon ni Direk Ninette Zurbano. At gusto ko pong isama na din ang kasama po namin dito si Sir Tonton Gutierrez at si Direk Phil Noble. At ayan po, sama-sama po nating panoorin at subaybayan ang buhay ng magkapatid na si Ricky. At thank you. All right. So, Isabel? Ayan, we had so much fun doing this. Talagang binus po namin ang puso namin sa pagbuo ng show na ito. Kung gusto niyo pong ma-inlove, maiyak, matuwa, ma-inspire, Ate ng Ate ko, November 23, 9:30 p.m. dito lang sa TV5. Ayan. And last but not the least, Kris. Yes, unang-una po, maraming salamat sa TV5 sa mainit na pagtanggap sa akin dito sa inyong network. And salamat din po sa lahat ng bosses ng Signal, Miss Bella, Miss Shanna, sa Archangel, kay Adi, kay Miss Kay, kay Miss Camille, kay Direct Mike, maraming salamat po.